Alright, good afternoon mga ka-SP. So ngayon, meron tayong ituturo sa lahat ng mga ka-SP natin or yung mga kukuha pa lang ng student permit, Sir Chris. Yes, sir. Oo. Paano nga ba, ano ba ang unang hakbang para makakuha ng student permit? Okay, sir. So syempre, alam mo naman ng mga ka-SP natin na dadaan tayo sa theoretical driving course. Yes. Pero syempre, ano po ba ang kailangan bago makapunta ng theoretical driving course? Yes. So ito po, kailangan nyo mag-create ng LTO client ID. Yes. So dito po, tuturo namin kung paano po, kahit sa bahay niyo po, kahit sa cellphone lang, no? Yan. Make sure lang po na meron kayong internet. Yes, okay. Okay. Although sa atin kasi, pagka nag-enroll sila, baka kasi merong hindi pa marunong yan, ginaguide naman natin. Yes, sir. Doon sa may challenge sa technology, huwag po kayo mag-alala. Pwede naman po kayong dumiretso sa amin. Yes, kami na po ang mag-a-assist sa inyo sa paggawa po ng portal ID nyo. Oh, pero sa ngayon, mas maganda, panoorin nyo na to para meron na kayong idea kung paano ginagawang LTO portal bago kumuha ng student permit. Okay po. So, unang step po, punta po kayo sa portal.lto.gov.ph. So, makikita nyo po yung ganito. No? Ang gagawin nyo lang po, i-click po nyo yung register now. Yan. So, magre-register po kayo. So, ngayon, mag-SP. Sabi mo. Yan. So, makikita nyo po, may terms of agreements po yan. So, ang gagawin nyo lang po, baba lang po kayo. Click mo lang po yung yes, I accept. Then, itatype nyo rin po ito kung ano yung nasusulat dyan. So, yung makikita nyo po dito, iba-iba yan. So, dito sa eksena na ito ngayon, sa scenario natin, YEZ60. Then, click lang po yung next. Next. Alright. Yan. So, ngayon, nakikiklik po natin, enroll as individual. Yan. So, tatanungin po kayo dyan. Do you have a Philippine driver's or conductor's license? So, siyempre, ano po ang isasagot natin? No! Type nyo lang po. Click nyo lang yun, no? Then, next po ulit. Yan. Tatanungin po kayo, are you a Filipino citizen? Yes or no? So, usually po, no, we presume, no? Na? Yes. Yes. Okay. Then, click nyo lang po ulit yung salitang next. Yan. So dito po, lalabas na po yung inyong pangalan, no, apelido, middle, tsaka birthday po. No, make sure lang po na tama po yung ating mga sinusulat. So para po dito sa educational video na to, magta-type po tayo for example. Pati gender, ha, Sir Chris? Yes, sir. Yan. So dito po, sa ginamit natin, Juan, ang last name po niya ay De La Cruz, Peter naman po yung kanyang middle. Okay? Tandaan nyo po, kung meron po kayong junior, make sure po na dito sa first name nyo po ilalagay. Okay? So dito lalagyan natin ang junior si Juan. Okay? Then we have yung birthday po niya. Next po, yung mother's maiden name. Yung mother's maiden name po, paalala po, ito po yung dalaga pa lang po yung inyong mga, yung inyong nanay. Okay? So pati yung middle name, yung nanay, yung pagkadalaga na po. Yan, baka malito kayo sa maiden name. Mother's maiden name. So, next. Ayan. Bali po dito, hihingin po yung inyong email address. So, dito po, wala na muna tayo mailalagay. Pero sa inyo po, kailangan may email address yan. Make sure lang po sa email address nyo, yun na rin po yung nakalagay sa cellphone nyo. Oo. Bakit ka mo? Pag nilagay nyo po yung email address nyo po dyan, tapos yung inyo pong cellphone number, ang susunod na po dyan ay create your account. Ngayon po, once na create na po yung account nyo, may marireceive po kayong message galing kay LTO dun sa nilagay nyong email address. Para saan po yun? Yung po ay ang pag-create nyo ng password. Yun lang po, no? Once po na-create yan, ay meron ka ng LTO client ID. Yes, sir. Okay. So, napakadali lang, Sir Chris. Yes, sir. At civil na to, para alam nyo na. At sir, siyempre, gaano ba ka-importante yan? Yeah. Oh. So sir, gaya na sabi mo, kanina, mga bibili ng kotse. Rehistro. Rehistro. Renewal. Renewal. Ang LTO client ID po kasi,
Yan po yung nagsisilbi nyo na halos na permanent account nyo po kay LTO. Yes. So lahat po ng transaction nyo, renewal, pagkuha ng student permit, pagkuha ng non-professional driver's license, pagkuha ng professional, renewal, pati po yung mga sasakyan nyo, pag pinaparehistro, dito rin po yan. Ginalasan yan, oo. Oh. Kumbaga lahat ng file mo nandyan na. Yes. Oh, pero huwag kayo maglala, may password naman po yan. Di ba, Sir Chris? Yes, sir. Oh. Tapos mga ka-SP, para sa advanced reading nyo, may tuturo lang po kaming extra. So makikita po nyo ito, meron nakasulat, e-learning. Yan. Okay. Diyan po sa e-learning na yan, pag kinlik nyo po yan, no? Simula po dito sa driver's manual, yung licensing information, lahat po ng karapatan nyo sa pagkuha ng lisensya. Pag-review nyo po yan. Pagkukuha na po kayo ng driver's license. Okay. Parang gusto nyo, diba, after nyo sa amin mag-seminar, para ma-refresh pa kayo, kasi minsan nangyayari, after nyo mag-seminar sa atin, kung minsan after 6 months pa eh. Yes. Sila bago pumunta sa LTO para kumuha ng non-pro. Yes, nakakalimutan nila, sir. Kasi, tandaan nyo po, diba, pagkakuha nyo po ng student permit, papalipasin nyo pa ng isang buwan. Mm-hmm. Kayo, kung hindi po kayo nang pag-review, maaaring nakalimutan na nila. Yes. Oh. So yun ha. Asahan namin na magiging top notcher kayo sa exam nyo sa LTO. Okay? So sana natuto kayo mga ka-SP ha. At lagi kayo mag-intro sa amin sa Majesty Driving School. Ibo, maraming salamat. Majesty Driving School. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.